Yo guys, magandang araw po sa inyo pong lahat. Yan guys, samahan niyo ako sa paggawa ng mga gamit. Yan. Tuturo ko po sa inyo kung paano pong ano po ang sistema ng paggawa po ng mga gamit. Yo guys, magandang araw po sa inyo pong lahat. Samahan niyo ako guys sa paggawa ng mga gamit. Itong mga paswerte. Pero bago po tayo mag-umpisa, hingin po muna tayo ng basbas o kabay. Manalangin muna tayo bago tayo mag-umpisang gumawa ng mga gamit. Importante guys, pagka gagawa ng gamit, kailangan humingi muna ng basbas, tapos sindi po ng kandila. Importante po yan. Para po ang magiging mga gagawin, maging banal. Kahit po wala pong mga orasyon yan, sapagkat yan po ibig sabihin ni sagrado, paggagawa. Yan po ay mabisa. So guys, ito yung mga ayan, yung mga tagupaypay. Tinagay ko na guys. May mga ano yan sila, may mga tagupaypay na. Ayan. Ayan. So guys, ito yung bulaklak ng tanlad. Ayan. Ayan po yung bulaklak ng tanlad. Tapo natin kung alin po rito ang kung ilan ang magkakaasya. Ayan po yung bulaklak po ng tanlad na isa rin po itong pampaswerte. Ayan, bibihira lang po yan. Ng bulaklak po ng tanlad. So guys, unahin ko muna tong yung bulaklak ng tanlad. Kailangan nito guys yung pag-ano nito, ipatayo. Kung saan yung pinaka ano niya, yung kanyang pinaka dahon, doon siya kailangan nakatayo. Hindi po pwede yung guys yung ano yung hindi po pwede yung nakatumba, kailangan patayo. Medyo ano nga lang ito guys, medyo mabusisi paggawa nitong mga ganito pampaswerte. Kailangan ito guys, mahaba. Mahabang pansundot. Yan. Amoy tanlad talaga guys. Naamoy ko talaga yung tanlad.
Ito guys yung ano, combination po ito ng ano, ng apat na klase. Apat na klase po ito guys na combination. Ito guys, kumuha ko ng medyo mas mahaba. Yan. Stick. Hindi mo bra yung ano, palito, may click. Kasi guys, mas mahaba tong bote. Oh. Mahaba. Oh. So, kailangan mas mahabang panundot. Para umilalim ito guys na ano, na ilalagay. Yung tangkay niya, kailangan guys makataas. Pataas yung tangkay niya. May namit to guys na ano, mga pampaswerte ba? Alam ngayon papasok yung taon. Ang daming ano guys, ang daming durog. Ito, yan, mga durog niya. Mga bulaklak na durog. So guys, yan yung tanlad. Ito guys yung ano, ito yung buhok na tinatawag nilang sabi, buhok ng balang, buhok ng duwende. Pero po, ito po ay isang uri po ng damo. Ayan guys. Ayan. Kung gumagalaw po ito sa pag nababasa po ng tubig, gumagalaw po yan. So, tatlong peraso guys. Ayan, tatlong peraso. Sa mga ganito guys, na ano kailangan, kailangan laging butal ang gawa. Pero lang yung mga ganito guys, kasi hindi mo mabibilang yan. Kasi durog. Pero yung mga buo, kailangan laging butal. Hindi po pwede yung pares. Yan, tatlong piraso na inilagay natin. Ito naman guys, yung bulaklak ng kawayan. Yan, ito po yung bulaklak ng kawayan. Kailangan to guys, ano to, butal. Haba siya, oh. Haba. So, mayroon na rin itong isa. Yan. Tatlong peraso guys, yan. Tatlong peraso na bulaklak ng kawayan. Kaya ko naman guys ito ano, binidyo para makita guys kung paano ito ginagawa. Kung anong proseso ng paggagawa. So hindi guys, you know, hindi basta-basta ang paggawa. Kasi kailangan mo pang humingi ng patnubay. Yan. Tapos, kadasalan mo pa yung kalamag. Yan, patnubay. Tapos, sisindi ka ng kandila. Yan. Tapos,
Nadasalan mo pa yung langis. Yeah. So medyo ano guys, medyo busisi. Ito naman guys yung pinagbahayan ng alitaptap. Ayan. So ito yung mga tanlad, ito yung kawayan. So ito naman guys yung ano natin. Yung pinagbahayan ng alitaptap. Ayan. So guys, ayan oh. Apat na klase po ito na nandito. Lalagyan ko sana ito guys ng ano, ng orasyon. Kaya lang, pag ito guys, linagyan ng orasyon, kailangan guys dasalan to kung may orasyon. Yung guys ang diferensya sa may orasyon tsaka wala. Kasi ang may orasyon, obligado mong dasalan, pakainin, tumanan, sabi nga sa Bisaya. Pero ang ganitong mga kalikasan guys, wala kang obligasyon dito. Basta alagaan mo lang mabuti. Hindi na kailangan guys, ano, hindi na kailangan dasalan. So guys, ayan yung nagawa natin. Apat na kombinasyon. So tapos na yung isa. Ito naman guys yung pangalawa. So guys, unahin ko muna itong bulaklak ng ano, bulaklak ng kawayan, ay bulaklak ng tanlad. Ayan. So guys, tapos na yung panlima. Ayan. May mga laman na sila. Ito yung pinakapanghuli. So guys, ito naman yung langis. Ayan, yung langis. Ito pong langis na guys, ito yung nakababad na yung bunga ng bayabas. Yung natuyo po rin sa puno na hindi po nalaglag sa lupa. Ayan po yan. Ayan. Nakababad po rito sa langis yung bayabas. Kaya lang gagawin nyo po ito, magbababad po kayo sa langis ng bayabas, yung natuyo po rin sa ano, yung natuyo po rin sa puno, yung hindi po nalaglag. Ayan po, ang dami niya, no? May nakalutang. Okay, so. Ang dadasalan dito guys, itong ano, itong ito pong ano ng langis, ng bayabas. Thank you.
Ito guys ay holy water. Holy water po yan. So hindi po ito ordinary yung tubig. Yan po ay holy water. So guys, ito naman. Yan, sasalina ko na ito guys ng ano, ng langis. Medyo kailangan nga lang guys, medyo ano, mabusisi siya sa paggawa. So, kailangan hindi po ano, sabi nga, slowly but surely. Yan guys, may langis dyan. Hali apat ito guys na kombinasyon. Dahon ng tanlad, ay bulaklak ng tanlad, bulaklak ng kawayan, pinagbahayan ng alitaptap, tsaka yung isang uri ng damo na gumagalaw kapag nababasa. Ang iba nga po ang tawag nila ay buhok ng tikbalang o buhok ng diwendi. Kailangan guys, matyaga talaga sa paggawa ng mga gamit. Sabi nga, hindi ano, hindi yung bang hindi basta-basta. Ito guys yung ano, ito yung guys yung langis. Yan, napakabango. Bango po na langis. Ang lagos nito guys, ay kombinasyon po ito ng olive oil at saka langis na nyug. Kombinasyon yan. Kaya po siya mabango. Guys, 5 piraso. Akin po nagawa pang regalo. Mas maganda ito guys na walang orasyon sapagkat pagka may orasyon kasi kailangan pandasalan. Ito guys wala nang dasal to. Kasi pagkat wala pong orasyon yan, makakalikasan po yan.
Ngayon, yung ano po nito, yung iba po nito guys, sinasangkapan pa nito guys ng ano, ng bigas. Yan. Para talagang sabi nga eh, talagang napaka ganda. Yung iba guys, nalagyan pa nila ito ng mga ilang butil ng bigas. Sinasamahan nila ng bigas. Pero nasa nagdadala na lang yan guys kung lalagyan niya pa ng ano, kung lalagyan niya pa guys ng bigas. Yan guys, yung yan yung paggawa po niyan. So hindi po basta-basta. So kailangan nyo magsindi ng kandila. Tapos himingi kayo ng basbas. Tapos dasalan yung langis, yung ganito. Bago isalin, dasalan muna yung langis para maging banal o sagrado. So guys, yan yung pampaswerte. Tama, papasok na yung taon, bagong taon. So kailangan natin ng mga ganito. Pampaswerte. Inaano ko lang guys kung tutulo. Ayan. Kung tutulo ba siya kasi guys, hindi siya takip eh. Parang ano lang siya, parang sa yung sa thermos ba. Ayan, yung tinatakip na para sa thermos. Listing ko lang guys kung ito yan, oh, kung ito itutulo ba. Kung sakaling matuwad siya, ganyan, taglilid. Kung siya tatagos. Ayan. So wala guys, wala. Wala siyang tagos. Dito matagos yung langis dito guys. Dito sa ano na to. Ayan. Kahit nakatumbas ya. Pero mas maganda kung babalutan pa ito ng ano guys. Para silyadong silyado. Yung didikitan dito guys ng ano. Ng pampadikit. Para siguradong hindi matanggal to. So guys, yan yung ano. Yan po yung mga nagawa ko po ngayon. Yan. Na sabi nga eh pampaswerte ba. Ayun. Tama po, Martes po ngayon, kaya gumawa pa ako ng mga ganitong mga pampaswerte. Kombinasyon ng apat na klase ng mga dekha po ng kalikasan, ito naman ay wala po naman itong mga orasyon. Ito ay talagang purong kalikasan po ito. So maraming maraming pong salamat. Happy New Year po sa inyo pong lahat.